mga bakla, welcome na naman sa isang walang kakwenta-kwentang channel na ito. Today, hindi ulit tayo gagawa ng reaction video. Gagawa ngayon tayo ng isang video about skincare. Although wala tayong karapatan gumawa ng isang beauty vlog, naisip ko lang i-share sa mga tao kung ano yung ginagamit ko pansarili. Parang pansa iba. Para mapangalagaan ang balat natin. Hindi naman maiiwasan hanggang ngayon nagkakatagyawat ako sa edad na ito. Nagkakatagyawat pa rin ako yung nagkakaroon ng breakouts. Hindi rin maiiwasan na kailangan nating pangalagaan ang ating balat. Lalo na yung balat natin sa mukha. Hindi lang naman babae ang kailangan mag-alagi sa kanilang mga balat. Kailangan din ng mga becky. Hindi naman mga becky lang. Kahit mga straight na lalaki, di ba? So ngayon, meron akong i-introduce sa inyo isang product na ginagamit ko na years at hiyang naman siya sa akin. Hiyang na yan ha, sa lagay na to, hiyang na yan. Paano pag naubos pa to, wala na tayong pag-asa. Nabasa ko na ang pimples daw usually takes 4 to 5 days bago siya mag-breakout, bago ka makakita ng mga red spots tulad nito. Bago siya lumabas sa iyong balat, it will take 4 to 5 days. So meaning itong tagyawat na nasa mukha ko ngayon ito at kung saan-saan pa. Pero ito yung visible na nakikita ko sa ngayon. 4 to 5 days na pala siya nasa loob, nasa ilalim ng balat mo bago siya lumabas na tulad nito. It will take another 4 to 5 days para siya mawala or gumaling. Sa experience ko naman, it takes 2 to 3 weeks bago mawala yung dark spot. Bakit ba ako nagkakatagyawat? Ang napansin ko rin throughout the years na buhay ako. Una, lahi kasi namin ang oily skin. Lahi na rin namin ang may mga acne. So tingin ko, nasa genes na yan, nasa lahi na yung isang factor kung bakit nagkakatagyawat ang tao. Pangalawa, tingin ko, pag nagpupuyat ako, every time na nagpupuyat ako, dun ako nagkakaroon ng mga breakouts. Ang nabasa ko naman, kailangan meron kang at least 8 hours of sleep. Kung 5 to 6 hours naman yan, pwede na rin sa mga kaedad ko na matatanda na as long as deep sleep siya. Pangatlong reason kung bakit ako tinatagyawat, tingin ko, ay dahil sa mga pinagkakain ko. Pag kumakain ako ng mga chichirya, mga junk foods, mga unhealthy or processed foods. Kapag nanonood ako, nagbibinge watch ako sa Netflix, kain ka ng kain ng mga chips. Sabi nila, chocolates din, nakakatagyawat. Sa experience ko naman, nakakatagyawat yung maramihang pagkain ng chocolate. Tingin ko kasi kung anong kinakain mo na unhealthy, nalabas yan ng balat mo as toxins kung yung pagkakawisan ka tulad ngayon ng init. Pang-apat, yun na yung outside factor. So, ngayon, madumi yung paligid, tapos madumi yung kamay mo, hawak ng hawak sa mukha mo. Isa yan sa mga factors kung bakit ka nagkakatagyawat or tinutubuan ng mga pimples. Pag madumi yung mga bagay-bagay na inilalagay mo sa mukha mo. Napansin ko rin, since oily ang skin ko, tapos kunyari galing ako sa labas, tapos yung kamay ko kung saan-saan ko hinawak, tapos bilang ihawak ko sa mukha ko, sa balat ko, doon ako usually nagbe-breakout. At sa panahon ngayon, dahil COVID-19, maganda na rin na iwasan mong hawakan ang iyong pagmumukha para safe ka na sa COVID-19, safe ka pa na hindi ka magkakaroon ng mga pimple breakouts. Meron ako isang product na ginagamit ngayon. Napaka-helpful niya because hiyang na yung balat ko sa kanya. Yung panghilamos saka yung pang-moisturize. Dalawa lang ginagamit ko. Sabi sa akin before, kailangan magumamit ng toner. Pero sa napansin ko sa balat ko, tuwing gagamit ako ng toner para sa numinipis, I remove the toner. Ang iniwan ko na lang yung facial wash tapos yung moisturizer. Napakahalaga ng moisturizer. Hindi ko kaya ma-reiterate pa masyado na kailangan ng isang tao na moisturize ang kanyang balat sa mukha. Meron din ako narinig, which is totally logical naman at napaka-helpful din kapag sinunod mo. Ang sabi kasi, huwag kang maglalagay sa balat mo ng isang bagay na hindi mo naman makakain. So it means na kapag meron kang mga products na inilalagay mo sa balat mo, especially sa mukha mo, punong-puno siya ng chemical, unhealthy na yan sa balat mo, at napaka-unhealthy na rin yun sa katawan mo. Meron akong isang product na ginagamit and hiyang sa akin. At gusto ko siyang i-share sa inyo. Unfortunately, hindi siya available dito sa bansang ito kung nasan ako dito sa Middle East. Kaya kailangan ko pa siyang ipa-import. Nagpapabili ako sa pamilya ko kung sino man nauuwi sa bansang Pilipinas. Pagbalik nila dito, meron akong supply at least good for 6 months or for a year. However, ngayong COVID-19, napakahirap ang mag-travel. So, wala tayong mga kaibigan na mautusan or kapamilya na mautusan na bumili. Pwede ka naman umorder through Amazon or through online shopping. Kaso, napakataas ng presyo compared kapag bumili ka mismo at pinadala mo na lang sa mga kamag-anak or kaibigan mo. At ang product na may re-recommend ko ngayon ay ang Celetec. Ito siya, Celetec. Ito yung product na napansin kong hiyang sa balat ko. At ever since na ginamit ko siya, hindi na ako ganun karami mag-breakouts. Hindi na katulad before na sobrang talagang pagsunod-sunod ayoko nang lumabas. Tuloy ngayon, meron akong pimple dito. Ayan. Tapos meron din mga gumagaling na, tapos meron pa rin mga dark spots.
Pero dahil dito sa product na to, effective naman siya para sa akin. In my own opinion at sa experience ko, effective siya sa akin. I'm not sure kung effective din siya sa inyo. If you have used this product tapos may mga negative na nangyari or results sa inyo, please comment below. At doon naman sa mga effective din sa kanila yung produkto ito, also leave a comment below and let's see, i-reviewin ko sila and titingnan natin kung anong magagawa natin. But for now, sasabihin ko sa inyo yung ginagamit ko. Una, facial wash. Ito, Celotech Dermoscience. Sana hindi siya walang reflection. Dermoscience Hydration Gentle Exfoliating with Dual Vitamin Nourishing Beads. Meron siyang mga beads. So kapag inilamos mo siya sa mukha mo, nasa scrub siya. At sabi dito, gentle exfoliating. So yung mga dead skin sa face mo na aalis niya. Nakasulat din dito na dermatologist tested, non-comedogenic. Isa yan sa mga tinitinan ko sa mga produkto ginagamit ko. Hypoallergenic, tapos fragrance free. Meron kasing mga products na may fragrance. At kapag may fragrance sila, usually may mga chemicals yan nakasama. Okay, at sabi dito sa product na ito, meron siyang dual vitamin nourishing beads infused with vitamins E and C that gently burst to help nourish and protect the skin. So meron siyang vitamins E and C na effective din naman yan sa pagpapaganda ng balat mo. Next, pagkatapos kong maghilamos, another product na ginagamit ko ay Celotech pa rin na Celotech Hydration na Celotech Dermoscience Hydration Facial Moisturizer. Napaka-importante na hydrated yung mukha mo. Mula pa facial wash hanggang moisturizer, may sinasabi sila dito sa product na to na nahahydrate yung mukha mo. Itong facial moisturizer na to, sinasabi with triple moisturizing system, which is very effective. Kailangan talaga moisturize yung balat mo eh. Dermatologist tested din siya. Tapos, water-based and oil-free. Yan ang paborito ko eh. Kaya gusto ko itong product na ito eh. Pag facial moisturizer, gusto ko talaga water-based siya at saka oil-free. Eh, oily skin na kasi ako eh. Tapos kapag gagamit pa ako ng isang product na pakiramdam ko sa balat ko mabigat kasi may oil, lalo siyang nag-cover sa mga pores na i-irritate, tapos doon ako nagbe-breakout. Pero simula na ginamit ko itong facial moisturizer na to, effective naman siya, thank God. Sabi dito, dermatologist tested, water-based and oil-free. Again, non-comedogenic at hypoallergenic at fragrance-free. Napaka-effective na sa akin. Store below 30 degrees Celsius. So, kailangan lang sa isang room temperature, malamig na kuwarto pa siya. Sabi kasi, apply a liberal amount of Celotech Dermoscience Hydration Facial Moisturizer. Massage in a gentle circular motion. Ito yung steps na ginagawa ko. Una muna sa noo, tapos sa ilong, tapos sa dalawang pisngi, tapos sa baba. Feeling ko kasi pag inuna ko itong nasa baba o sa ilong, tapos ikakayod ko siya sa pisngi ko, baka may mga bacteria pang naiipon dito sa mga parts na to, tapos saka ko siya mailalagay sa pisngi ko. Kaya ang inuuna ko yung mga parts na alam kong prone sa pimples. So, yung noo ko muna, tapos yung ilong, yung pisngi, tsaka yung pisngi sa lower part. Meron ako na-discover eh, kasi nung nagpabili ako one time, sabi ko, bilan mo ako ng facial moisturizer. So, hindi ko naman nasabi kung anong facial moisturizer kasi marami pa ng products ng Celotech, iba-ibang line of products. Ang nasabi ko lang, bilan mo ako ng facial moisturizer. So, nabilan naman niya ako. Instead na itong gusto ko, yung hiyang sa akin na facial moisturizer with triple moisturizing system, instead na ito ang nabili niya, nabilan niya ako nito. Acne Solutions. Kasi ang nakalagi din sa kanya, Facial Moisturizer Gel. If you will compare, pareha silang nakasabing facial moisturizer. Right? Pero itong isang Acne Solutions, nung ginamit ko, hindi ko rin kasi nabasa eh. Nag-breakout si Bakla. Nag-breakout ako nung pagkagamit ko nito. Kasi, hindi ako hiyang sa mga products na may salicylic acid. Tapos, hindi rin ako hiyang na merong iba pang mga chemicals na nakalagay sa produkto. Eh ito, meron siyang acna... Sana mabasa ko, diba? Meron siyang acnacidol BG. Isang active ingredient ng Acne Solutions ng Celotech na Facial Moisturizer Gel. So, ang nangyari sa balat ko nung ginawa ko to, like 2 days ko siyang ginamit, nag-dry siya, as in nag-dry, tapos magbabalat siya. Ang ginagawa pa lang itong acne moisturizer na to is pipil niya yung mukha mo, magbabalat yung mukha mo.
susutuyuin niya kung ano may mga pimples na nandyan sa'yo. Tapos, magkakaroon ka na ng parang bagong layer ng balat na mas healthy. Kaso nga, ang nangyari sa akin, nung natuyo yung balat ko, kasi parang susunog yung parang maxi peel lang dating, pero in a gel form ito. Inilabas niya muna lahat ng mga dumil, so lahat nag-breakout ako, tapos nag-clear naman siya eventually. Pero 2 days ko lang siya ginamit, hindi ko siya tinuloy. Ang ginagawa ko na lang dito, sa Acne Clearing Facial Moisturizer Gel na to, sa ngayon, is pang spot treatment ko na lang siya. So kukuha ko ng ganito lang, ganito kalaki. Tapos, isa spot treatment ko na lang siya sa pimple ko. Sana maano ko, nadudulin ako. Ayan, tapos iiwan ko lang siya dapat sa sa pimple talaga mismo. Tapos ganyan, hindi ko na siya irarub, hindi ko siya kung ano man gagawin ko. Ilalagay ko lang siya sa mga pimples. Tapos twice kung nilalagay yan sa gabi at sa umaga. Pagkatapos ka maglamos, pagkatapos ka mag-moisturize, lalagyan ko na yung mga spot na gusto kong i-treat ng mga pimple na visible. Tapos tutuyuin niya, tapos magagamot niya. So Celitech talaga ginagamit ko. So paghihilamos naman, usually ginagawa ko sa morning, pagising ng pagising ko, and then pag uwi ko sa trabaho o bago ako matulog sa gabi. So morning and evening, dun ako naghihilamos. More than that, siguro kunyari pag hapon, feeling ko dumi-dumi na mukha ko, galing ako sa labas, nakihilamos ako ng umaga pero lumabas ako, tapos sa hapon, feeling ko dumi-dumi ko, naghihilamos din ako. Pero rare naman yun mangyari. Pero usually morning and evening lang yun. Pagising ko sa umaga and bago ako matulog sa gabi. Oh, yun na mga bakla, maraming salamat sa pagsama sa akin today sa review natin itong product na ito. Again, if you have other products na hiyang sa inyo at makakatulong sa ating sambayan ng Becky at sa mga straight na lalaki at babae din, please leave a comment below. Titignan ko, babasahin ko to. And if nagamit nyo naman itong product na to and hiyang sa inyo, gaya ang nasabi ko kanina, also leave a comment below para malaman ko kung ako lang ba ang may ganitong effect o effective din ba sa iba. God willing, soon mag-review pa tayo ng ibang mga products na nagamit ko and i-review ko kung okay ba siya sa akin o hindi. If you like more videos like this or if you want more videos na kakulitan, please don't forget to subscribe, like and share na rin. Also leave a comment below, I will really appreciate it. At gaya na palagi kong sinasabi, enjoy the rest of the day. Keep smiling, always pray. Alagaan natin ang mga sarili natin, alagaan natin ang ating mga balat. And I will see you on the next video. Bye-bye. Bakla, ba't ka nag-beauty vlog? Anong meron sa'yo? Gusto ko lang i-share bakit.